ayan mga katalong TV, nandito tayo ngayon sa pinunta nating bakahan. Ito po yung mga may bakang alagang tatlong malaking baka. Ngayon naman po ay may bago silang bili. Binenta na po yung dalawa, yung isa ay 123 at tapos 190 yung isa. Ito naman po yung mga bagong bili nila mga baka dito. Kaya lang po medyo wala po si kuya yung may-ari ng baka. Ito po yung mapakain ng mga gulay. Yan po. At dito po rin yung mga talong. Yan po yung mga talong na pakain nila. Yan o. Yan po yung mga talong dito pakain nila. At ito po yung mga baka. Ito lang po yung tinirang baka dito na isa. Yan po kasalukuyan pong kumakain ng talong itong isa. Puro talong pala pakain nila dito. Ito po. Ayan. Ito lang po yung natirang isa. Dabenta na po yung dalawa. Yan. Puro talong ang pakain nila dito mga sa mga baka nila. Yan. Ito po yung mga bagong biling mga baka nila. Ito yung mala. Ito yung Indo Brazil. Yan po. Ito po yung iba. At abangan nyo po yung ating pagtatanong kay kuya. Ito po yung talong din ang ano. Nasasanay din pala mga hype nila pagpakain ng talong. Yan po. Abangan nyo yung ating pagtatanong dito, lalo dito sa mga baka nila dito na koral. Yan po. Ah, nagdagdag nga pala, nag-extension po si boss ng koral dito. Yan po, may dalawa po ditong bago malaki. Yan po, baka itong dalawang ito. Yan, ang dami pakain na talong. Delikado talaga tayo dito, baka tayo makain ng mga baka ito. Yan po. Tapos ito po yung isa. Ito yata yung bagong bili. Itong dalawang malaki-laki. Napadagdag ni boss na baka. Ayan po. Talong din ang pakain nila. Oh. Puro talong ang pakain nila. Mga vegetarian to mga baka ito. Napansin ko lang po sa kanilang koral ay parang ito medyo lumaki itong isa. Parang dinagdagan nila ng size. Ayan po. Mas mahaba, mas malaki itong isang itong dalawang magkabilang dulo. Ito namang isa ay medyo maliit ito nasa gitna. Ito medyo maliit itong nasa gitna. Sukat. Ayan po. Ito po yung ginawa nilang ano, ito po yung bubong niya. Yung iba po yung nasa labas. Nakausap natin si kuya nakaraan. Nilalabas daw nila yung mga baka nila at sobrang init. Ayan po. Ito po mas malaki din. Mas malaki din ang sukat itong koral ito. Ayan po. Kailan po pala nga po yung may-ari nito. Medyo may meeting daw yata. Kaya magbabalik tayo dito sa kanila. Abangan nyo pagbabalik natin dito. Pagtatanong tayo ng sukat at yung taas nito, bubong nila. At tatanong natin ang impormasyon lalong sa ang gastos nila dito sa ganito kalaking koral. Yan po. Nandito po yung mga ibang baka nila dito na nabili na. Bali po ito pala. Dalawa yung nandun. Dalawa po ito. Dalawa na bagong bili. Tapos yun na dito naman po ay apat. Hindi bali po ito ay alima po ito. Bali pito po yung baka nilang bagong bili dito na inaalagaan. Yan po itong isa. Tapos po yun po yung iba. Ito po yung mga bagong bili sa kanila. Parang ito yung mahigit isang linggo pa lang o isang buwan na siguro. Pero po pag pumapansin nyo po talagang puro gulay ang pakain na dito. Ito po yung baka nilang naiwan. Yung kasamahan ng tatlong binidyo natin na malalaking baka. Ito lang po ang iniwan niya at medyo matapang doon yata yung dalawa kaya napabinta. Baka makalpas daw. Yan po. Ito na po yung mga bagong bilhin. Ito po yung mga galing mga bakang norte. Yan po. Yan talaga po lang ang bahog nila dito yung mga talong po. Yan o. Mga talong. Yan po. Ito na po yung mga baka nila dito. Abangan niyo po mga talong Stevie yung ating pagtatanong sa may-ari ng mga bahang ito kung magkano ang bili niya sa mga bahang ito pati po yung sukat ng koral na kanyang pinagawa. Kung ayos ba yung ano ng mga bahang iyon kung komportable sila doon sa kanilang koral na yun. Yan po. Yan, may nguya ito ng bahang ito. Yan na po yung mga bahang na dito. Ito po yung kanlong nila, yung puno ng sampalok. Yan. Maraming salamat mga talong Stevie. Abang-abang na lang tayo sa mga update natin sa dito sa pag-aan natin ng mga bakang ito. Yan po, ito yung mga sako-sako mga talong na pakain sa kanila.